Batigan mo sa ating mga Showtime Onliners, RJ. Hello, mga Showtime Onliners natin dyan. Mabuhay kayo. Kumusta ang lahat? At sana masaya tayo ngayong umaga. Kumain na ba kayo? Oh. Kain tayo ba? Mga gutom dyan, kumain na kayo. Okay. Buti kitang ano, tawaging Nenito eh. O, okay, na, Nenito talaga ba? Nenito ba? Nenito RJ. Opo, pero eto, kamustahan po muna tayo. Ano ba ang ating pinagkakaabalahan bukod po sa pagpo-promote ng bagong single? Meron akong may events business kami. We do online events for corporate. Tapos meron din akong coffee business. Anong pangalan niyan? Boy. Yan, The Bright Side Manila. Nasa Facebook kami tsaka Instagram. Visit niyo lang The Bright Side MNL. Pinakamasarap na kape sa buong mundo. Oh, ako dito pa naman sa Showtime Online, yung ang hilig namin sa coffee. Hay nako. Oh. Yeah, alam niyo na. Alam niyo na ngayon. Alam niyo. Baka naman. Baka naman. Okay. Pero yeah, let's go on more ka naman kay RJ Jimenez, no? Sino ba si RJ Jimenez bago pinasok ang music industry through Pinoy Dream Academy? Wow. Okay. Isa akong simpleng tao lang. Bago mag-Pinoy Dream Academy, mahilig lang ako sa music. Before ko pasukin ng OPM, isa lang ako masipag na estudyante. Yes. Yun lang, simple estudyante na nahilig sa music. Tapos na-discover ko lang na pwede pala ako sa music industry. So nag-audition ako sa Pinoy Dream Academy. So simple life, simple dreams, tapos binayaan sa music industry. Yun. Mm-mm. Okay, that's nice. Pero saan ba galing at kailan mo or anong edad mo nalaman na may talent ka pala sa singing and sa songwriting? Sa singing, nung teenager ako, mga 19 years old, so mga 2 years ago yun. na-discover ko lang kasi I was part of a music min sa isang Catholic group. Tapos doon ako natuto everything sa music, pagbabanda, pagtugtog ng iba-ibang instrumento. Sa pagkanta, doon ko na experience na, uy, teka, parang nagustuhan nila yung singing ko. So sabi ko, pwede pala ako maging singer. And then yun, after that, pinursu ko yung singing, and then there's a singing competition sponsored by a radio event that time. It jump-started my career. I joined that competition, tapos pinalad tayong manalo. Nanalo ako ng gitara din. And then, since then, I did music professionally alongside while I was studying. So, yun. Wow. Ganun yung kwento. So, yung family mo ba musically inclined din? Hindi. Ah, ikaw ako lang. Ako lang. Oh. Kaya parang, ang yung pamilya ko noon, hindi talaga sila hindi sila in line or ayaw nila talaga na maging musikero ko. Because you know, bakit daw? Kasi syempre typical parents gusto stable job, pagiging musikero kasi freelancer kanyan, 'di ba? So stable job gusto nila, manager, and I was studying engineering pa inaaral ko noon. I was an A student. So alam mo 'yon, being a parent, yung family ko, teka, ba't ka mag-music eh? Okay ka naman sa engineering or okay ka naman, masipag ka naman, 'di ba? So pero nung natikman ko kasi music, sabi ko parang ito yun eh. Ito yung mas gusto ko eh. Diba? Ito yung mas gusto ko eh. So, yun yung pinurso ko. Tapos timing, right after graduation, dumating yung Pinoy Dream Academy. So, I grabbed the opportunity without telling my parents. They were surprised na pasok na. Oy, kasali na. Tapos biglang nagulat ako, all out support na sila. So, that changed everything. Oh, diba? Ang ganda. Oo. Okay, now let's talk about your latest single naman. Ano ba ang nauuna kapag nagsusulat ka? Lyrics ba or melody? And ano ba yung kwento ng Nenita? Ako, Sean. Alam mo yung question na yan, ano nauna, lyrics o melody? Parang chicken and egg yan eh. Ano nauna, chicken or egg? Parang ganyan yan eh, di ba? Pero to answer that, for me, to end that argument, for me, if you want your song to be lyric-driven, you start with the lyrics. If you want your song to be melodic-driven, you start with the melody. Simple as that. Kung ako man, kung if you're asking me, how do I write my songs? How do I start? There are a lot of ways. Walang pattern talaga. For me, songwriting is not logical.
It's not step one, step two, step three. Wala siyang ganon. It varies. Pwedeng mag-start ng music, pwedeng mag-start ng lyrics, pwedeng mag-start ng beats, pwedeng magsimula sa inspirasyon, pwedeng magsimula sa dahil tinatamad ka. So, alam mo yon, maraming ways to start a song. And talking about Nanita, yeah, I wrote that song because I want a Filipino song, a very Filipino inspired song that reflects reality. Mm-hmm. Diba? Yun. Reality. Oh, kaya awesome. Atin, Nanita. Yes. Nanita. So kung bakit Nanita, ano lang yun? Kung bakit ko naisip na Nanita, nag-Google lang ako. So wala to? Wala, hindi siya totoong tao, itong si Nanita? Si Nanita hindi totoong tao to. Pero she is a representation of mostly Filipinos who are lost in decision making. Yan, medyo lumalim tayo ngayon. So, inanita kasi gusto ko lang ng something na Filipino. So that's why nag-Google ako. Sabi ko gusto kong gumawa ng kanta na pangalan ng babae na very Filipina. So, yeah. Nag-search ako. Nanita yung unang lumabas. Okay, that's a good name. Nice. At least hindi ba rin siya? Ayan, speaking of Nanita, ito, now is your time to promote. Saan digital platforms ba ito available? Go ahead. Okay, available po ito, mga Showtime onliners. Available to sa Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, sa lahat ng maiisip niyong digital music platform. Available po yan. And soon, I'll be releasing a lyric video on YouTube. Sana po i-download nyo. I-download nyo ng tama. Include nyo sa playlist ninyo, sa Spotify playlist ninyo. Pakinggan nyo araw-araw. Oh, yeah. And saan ka naman namin pwedeng i-follow, RJ? Social media accounts mo, go. Follow nyo lang ako, RJ Jimenez Music, on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. I do live streaming on Kumu as well, RJ Jimenez. I usually do my shows between 7 to 10 a.m. daily on Kumu. So kung gising na kayo ng mga ganong oras, kita-kita tayo. Yeah, yun lang. Pwede ba akong bumati? Yes, go ahead. Okay, mga gusto kong batira, pasalamatan. Maraming salamat, Vantage Music, for helping me out to release the song, Nanita. Special thanks to Ray Nugid. Shout out sa aking wifey. Hi, wifey Tin. And my kids, Ellie and Kaden. Hi. Shout out ako sa mga super friends natin, Tuesday Revo. Sa lahat din na tumulong para mabuo yung kanta. Okay, ito mga taong to, mga tumulong, kasi first time kong gumawa ng song na ano eh, na out of my usual songs. Mm-hmm. If you've heard my songs, yung Miss Kita Pag Tuesday, If We Fall In Love. So it's very different from Nanita. Nanita is something serious, somehow it's something dark. Yan, comparing sa mga previous releases ko like Keep the Lights On and the album Christina. So it's a different attack. And ito yung mga taong tumulong sa akin to make this possible. Angie Rozul for great mix. BJ Valera sa pag-analyze ng music. Thank you. Jim Paredes, maraming salamat. Idol, Sir Jim, at Philscap, thank you. Again, i-visit nyo rin yung aming Facebook account at IG, yung The Bright Side Manila, The Bright Side MNL, para matikman nyo yung the best coffee in the world. And maraming salamat, Showtime onliners. Thank you for having me. Thank Showtime. You so much. Yay, thank you so much. Thank you, RJ. Thank you so much. It's Showtime. Buong pamilya, buong angkan. Hey! Kasiyahan.